Magandang araw po mga kabayan. Ngayong araw po na ito, ang i-share ko po sa inyo ay kung ano ang nilalaman ng isang electrical plan. Actually, tatlong session po ito. Ngayong una pong araw, ang i-discuss ko sa inyo ay yung nilalaman nga ng electrical plan. Bukas po, yun namang kung paano basahin o kung paano bumasa ng electrical plan. At yung panghuli naman po sa susunod na araw uli, kung paano gumawa o mag-prepare ng material estimate o bill of materials na gagamitin para sa electrical works ayon sa electrical plan. So magsimula na po tayo. Bali, ang nilalaman po ng electrical plan, basically po, dahil po ito, isang maliit lang naman na bahay ito, residential lang po. Ang area niya is 8 by 5 meters, yung po ang gagawin natin example. 8 by 5 meters, bali 40 square meter. Basically, merong pito yan. Meron siyang location plan, power layout, lighting layout, load schedule, single line diagram, legends and symbols, specification. Pagka malakihan pong mga building, marami po yan. May mga details pa dyan. May mga details. May mga plano sa fire alarm yan. Meron sa BMS. Meron sa IT. Yan, telephone, marami po yan. May mga nadadagdag po ng mga equipment layout, ganyan. Pero sa bahay, basically ito po. Pagka meron tayo nito at po pirmado ng duly licensed sa professional electrical engineer, pwede na po natin siyang i-apply ng electrical permit, makakapagsimula na po tayo magtrabaho. So, tignan po natin isa-isa itong binanggit na location plan, power layout, lighting layout, load schedule, single line diagram, legends symbol, at specification. Ito po yung unang nilalaman ng electrical plan. Ito po ay tinatawag na location plan. Ito po. Simple lang po itong pagkakagawa ng location plan na ito. Ayan po. Kung mapapansin nyo po, nilinawan lang po natin yung camera. Ito po yung site. Ito po yung mga daan. May mga pangalan po yung pangalan yung mga daan. Kung saan papunta. Ito, kung saan siya papunta. Itong daan na to. Ganun lang po kasimple. Para at least malaman kung nasaan yung lugar sa pamamagitan ng pagbasa nito. Hindi, pero usually naman po, may address naman po siya. Kaya lang pagka meron itong location plan, mas makakatulong to sa paghahanap kung nasaan mismo yung gagawing project. Pangalawa po, ito po yung power layout naman na tinatawag. Ito po. Ito na po mismo yung kabahayan. Mismo, ayan po. Ito po yung living room, dining, kitchen, toilet, open area sa likod, bedroom. Ito naman yung harap. Dito po natin makikita yung mga convenience outlet o mga saksakan ng mga appliances. Ayan, mga small appliance dyan, yung mga laundry circuit, nandyan po. Andito po yung metro, panel board. Ito naman po yung service entrance na papuntang utility company. Ayan po ang power layout. Susunod po, ito naman, lighting layout. Nga pa po pula, ang scale nito is 1:50. 1:50. Ang ibig po sabihin nito, ang 1 cm po pagka sinukat natin sa measuring tape natin, ang katumbas niya po ay 2 metro. Ayun po. Ipapaliwanag ko po ito kapag mag-e-estimate na tayo. Kailangan natin ito para sa pag-prepare ng bill of materials, so material estimate. So, ito na nga po, yung lighting layout. Okay, andito na po yung mga ilaw kung saan nakapwesto. Meron sa dining, living room, bedroom, toilet, open area sa likod. Meron din sa harap. May switch siya. Ito, may single gang switch, may two gang switch. Ayan po ang lighting layout. Ito naman po yung load schedule. Ito po.
Ganito po ang itsura. Ayan. So, ilalapit ko lang po. Ang load schedule po, andyan yung circuit number. Makikita po dyan kung ilang circuito siya. Dito po, apat. May dalawang spare na hindi ginagamit. Ito po yung mga load niya. Ilaw, laundry circuit, power outlets. Susunod po yung quantity kung ilang piraso. Andito rin po yung power rating, total power, yung amperahe, current. Dito po makikita kung anong yung circuit breaker na gagamitin, wire na gagamitin, at conduit na gagamitin para sa mga branch circuit. Pati po yung sa main, nandito, ito. Ito po. Pati po yung sa utility company, ito po yung service entrance na i-install ng power utility company. Single line diagram naman po. Ito. Ito po yung magiging itsura ng panel board. Ito po. Ito yung main. Circuit number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito naman po yung kilowatt hour meter. Ito naman po yung service entrance ng power utility company. So, ang sakop lang po ng gagawin ng electrical contractor o kung sino mang electrician na gagawa ay hanggang meter base lang po ng kilowatt hour meter. Yung meter base tayo mag-i-install, pero yung metro hindi po tayo mag-i-install. Tapos yung service entrance cap papundang meter base tayo rin po. The rest, yung kable from service entrance cap papuntang linya ng power utility company is yung power utility na po ang magsusupply. Ayan po. Sinasabi rin dyan kung anong wire na gagamitin dyan. Wala pa po. Manggagaling sa metro, papuntang panel board. Pati po, yung per circuit. Halimbawa, itong circuit number 2. Nandyan po kung anong size na circuit breaker. Kung anong wire na gagamitin. Pati PVC conduit o tubo. Ayan po ang single line diagram. Ito po ito sa pinaka-importante, itong legends and symbols. Ito po. Kung hindi po natin matututunan 'to, hindi po tayo makakabasa ng plano, pero madali naman po. Madali naman po pag-aralan. Ayan po oh. Halimbawa ito, yung ganito symbol, 100 watts incandescent lamp. Yung ganitong klaseng symbol, weatherproof convenience outlet, panel board, ito yung kanya. Symbol niya, kilowatt hour meter. Ayan po. Ito naman yung switch. 2-gang switch, 1-gang switch. Ayan lang po. Madali lang po. Ayan o. Ayan. Panghuli po itong specification. Ito po. Ang specification po, pagka sa malalaking building, marami po yan. Na umaabot po na minsan 100. O meron pang section 1, section 2, section 3. Per section, umaabot siguro ng mga 20 clauses, ganyan, o 20 pangungusap, ganyan. Pero since bahay lang po ang gagawin natin, yung nag-design po, nagbigay lang siya ng 7 specification na dapat sundin. Actually, marami sana ito, kaya lang, yung mga iba kasi, rule of thumb na yun, o kaya may standard na, so hindi niya na babanggitin yung mga masiselan lang na dapat masunod, yun ang mga nilagay rito. O halimbawa, sabi niya rito sa number 1, all works herein shall be under the direct supervision of duly licensed electrical engineer or master electrician. Sabi niya, ayan o. Kailangan mangyari yan. Tapos, item number 2, ayan o, all splices shall be made inside junction boxes unless otherwise specified. Yung mga ganyang statement, kailangan sundin yan. So, ayun po. Pagka meron tayo nito, mga ganitong dokumento, at pinirmahan na po ng duly licensed professional electrical engineer, sabi nga natin kanina, pwede na po natin siyang i-apply ng electrical permit. Pagkatapos po, pagka na-issuehan tayo ng electrical permit, pwede na po tayo magsimula magtrabaho. Saglit lang naman po i-issue yung electrical permit. Pag wala pong problema, yung araw na yun, i-issue. Pagka may problema at kailangan nilang i-check o mag-compute ng kung ano-ano, pinakamatagal po, 5 araw. So, ayun po.
sana po may natutunan tayo at kung meron po, sana i-subscribe nyo naman itong channel ko at paki-like na rin po. Bukas po, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa pagbasa na mismo ng plano, kung paano basahin yung plano. At sa susunod na araw, kung paano mag-prepare ng material estimate o bill of materials na gagamitin. Maraming salamat po.